Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. So ang free agency na ito ay medyo kakaiba nga. Kadalasan first day pa lang ay ubusan na ito. Ganun pa man dahil sa paghingi ng trade ni Kevin Durant at Kyrie Irving, nagkagulo nga ang mga teams. Dahil lahat ito ay sinusubukan na gumawa ng offer upang makuha lang si Kevin Durant. Kaya naman hanggang ngayon ay madaming bigating players na tulad ni Ayton ang bakante pa din. Ngunit pag-usapan natin si DeMarcus Cousins na sa ngayon ay wala pa din trabaho, wala pa ngang kumukuha na team sa kanya. Kahit na kung iisipin naman natin ay solid naman ang kanyang pinakita last season. Tuwing nabibigyan nga siya ng pagkakataon, pinapakita naman niya na deserving siya ng pwesto sa NBA. Naging malaking tulong siya sa team ng Denver Nuggets last year. Kahit nga si Kevon Looney ay pinapahirapan din niya noong playoffs. At solid din na naging contribution niya sa team ng Milwaukee Bucks. Sa 17 games niya dito ay nag-average siya ng 9 points at 6 rebounds per game while only playing 16 minutes per game. Ganun pa man ngayon nga ay hirap pa din siya na makahanap ng team. Isa sa mga dahilan dito ay ang kanyang history sa mga injury. Subalit isang team na sa palagay ko ay magandang fit sa kanya ay ang Los Angeles Clippers. Dahil kung titingnan natin ang lineup nila, ang dami nga nilang mga wing player. Subalit wala silang backup center para kay Zubac. At ang sitwasyon ni DeMarcus Cousins ngayon ay bad news para sa mga tulad ni Kai Soto at iba pang big man na umaasa na makapasok sa NBA. Dahil kung si DeMarcus Cousins ay isang proven na magaling na center at nagbibigay pa rin ng solid contribution sa mga NBA teams ay hindi mabigyan ng pwesto, then definitely mahihirapan si Kai Soto at ang iba pang mga big man na mabigyan ng pwesto sa daan na tinatahak ng NBA ngayon na pabor sa mga wing players. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang sa Lebron James naman mga kaibigan ay todo suporta sa ideya na pagpunta ni Kyrie Irving sa Los Angeles Lakers ayon sa balita ng Bleacher Report. Well, kung iisipin ay napakaganda nga talaga ng tandem nila noon. Kung iisipin natin ay wala naman talagang problema sa kanila. Sadyang nakalaban lang nila ang isa kung hindi man ito ang pinakamalakas sa team sa kasaysayan ng NBA, ang Golden State Warriors na may Kevin Durant. Ngunit ginulat nga ni Kyrie ang lahat nang humingi siya ng trade paalis sa Cleveland for the simple reason na gusto niya na siya ang maging leader ng isang team. At ayaw niya nga na maging ang number 2 kay LeBron. Fast forward a couple of years later, pinipersa ngayon ni Kyrie Irving ang Nets na i-trade siya sa Lakers. Ganun pa man hindi nga makokompleto ang trade na ito kung hindi aalisin ng Lakers si Westbrook. So kung sumasang-ayon nga sa LeBron sa Kyrie Irving to Lakers, parang sumang-ayon na din siya na i-trade si Westbrook. So this is bad para sa Lakers dahil kung hindi nga matuloy ang trade na ito, hindi mo alam kung buong puso pa din ba na maglalaro si Westbrook para sa Lakers. Knowing na gusto nga siyang i-trade ng team na ito at suportado pa ito ni LeBron, ano ba masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!